Hey, magandang hapon mga kabuhat. Anito, nakahubad damit ako dahil pagod ako galing ng trabaho. Saka magluluto ako ng adobong manok kung may kasamang itlog na nilaga. Ano? Pinaghalo natin. Para makatipid tayo, may adobong manok, may buong manok pa. Ayan, nagprito muna tayo ng kwan, ng patatas. Pinirito muna patatas. Maganda pag may patatas mga kabuhat. Para maligaw yung subo mo. Ayan. Pinirito ko yung patatas muna, ano? Pagkatapos ko pinirito, hindi ko na pinagkita paano mag-chop ng one ng manok dahil alam niyo naman paano mag-chop ng manok. Saka minarinate ko yung manok sa tuyo, konting suka, akalamansi, tsaka paminta. Ayan na siya. Ayan, nilagyan ko ng sili. Ayan, oh. Ayan ang mga kabuhat. Tsaka ngayon, magkukuhan ako. Maghihiwa ako ng sibuyas. Dahil ikikisa ko siya mga kabuhat, hindi ko siya idiretso lagay sa kuhan, sa kawali. Depende lang kasi sa paggawa ng adobong manok eh. Ang iba kasi di, pag nakamarinate na pwede mo na siyang ikuan idiretso sa kawali. Pagkatapos patutuyuin mo siya. Pag natuyo na siya, saka sabuyan ng kunting mantika. Kaya para lumabas yung sinabi nilang adobo na tuyo na nagmamantika. Yun mga kabuhat yung, itong sa akin naman, igigisa ko siya sa sibuyas sa kabawang. Ayun, pinapukula ko yung yung patatas mga kabuhat para pumula. Ayan. Para pumula. Pag pumula mga kabuhat yung patatas, i-sit aside na natin siya doon. Pero hindi siya natin tanggalin dahil didiretso na rin natin siya sa pagkakuhan para isasabay natin siya sa pag-isa. Ito mga kabuhat, kukuha natin. Ihiwain natin yung sibuyas tapos igigisa natin ngayon. Ayan mga kabuhat, kailangan ng paghiwa ng sibuyas mga kabuhat, tumatalsik. Ayan, tumalsik na nga eh. Hindi naman pabilisan mga kabuhat yun eh. Muha lang ko isang sibuyas na malaki at isang sibuyas na maliit. Ayan. Yun. Kasi meron naman kasing kuhan. Meron kaming bawang na giniling. Titingnan muna natin mga kabuhat yung kuhan. Yun. Kabuhat, nakita nyo. Medyo mamula-mula na. Ano? Yun. Yun, kukunin natin yung bawang dun sa labas. Nandun yung bawang sa labas yata. Pangitayin. Ayun mga kabuhat, yung nilagang itlog. Ayun, oh. Binalatan na ni nanay, yun, si nanay. Yan, itinapon yung tubig. Dahil ginagawa yung aming kusina, yung dirty kitchen, yung tinatawag nilang very dirty kitchen. Ayun, oh. Ayun mga kabuhat, ayun yung bawang. Ayun ay bawang mga kabuhat, ayun, oh. Ayun, nakita niyo ba mga kabuhat yung bawang na nakalagay? Ngayon mga kabuhat, kasi yung gagawin natin, natin siyang igigisa. Ayun, oh. Medyo madilim. Ayun. Gigisa natin. Ayun, nilagay ko yung bawang, mga kabuhat. Ayun. Nilagay ko yung bawang, ano? Sinama ko na igisa yan, yung patatas, kasi pumula na yan, eh. Pag pumula na kasi yung patatas, ibig sabihin, hindi na siya maasim. Tanggal na yung, may asim kasi yung patatas, oh. Tsaka, ito, ilagay natin yung sibuyas na hiniwa natin kanina. Ayun, oh. Sibuyas. Lagay na natin, ano? Ayun. Nilagay ko na, nakita nyo, ano? Ayun, tsaka, saka natin kunin. Ayun. Yo, inalo ko, ano? Ayan. Bango. Bango, mga kabuhat. Ayan, malambot na pala yung patatas. Ayan, mo. Oh, lambot na. Ayan, nakita nyo, ano? Ayan. Sa mga kabuhat, nakita nyo na ako. Ako to. Ayan. Ito, kukunin ko na yung manok. Ayan. Yung manok na nakamarinate. Tsaka may sili. Ayan, nakita nyo may sili. Ayan. Ilalagay ko siya. Ayan. Ayan, mga kabuhat. Ayan. Ayan siya. Ngayon, mga kabuhat, pakuloy natin siya hanggang sa lumambot, hanggang sa pagkalambot niya, lalabas yung kunting mantika ng bahagya. Ilagay natin yung itlog. Parang itlog, mahawa dun sa kulay ng tuyo. Okay, mga kabuhat. Kukuha tayo ng takip dito, ha. Maraming takip dito sa amin, dahil naglulutong ulam kami. Kukuha tayo ng takip. Pero, ito may isang takip na salamin. Ayan, oh, salamin yun. Ayan. Tatakip natin dyan. Yun. Yun. Kahit ganyan lang, pwede na mga kabuhat. Dahil kuha naman. Saka, lalakasan natin apoy. Yun. Lalakasan natin apoy. Tapos mga kabuhat, habang inaantay natin siya, kakanta muna tayo. Ano mga kabuhat? Sige. Ayan mga kabuhat, kukunin na natin yung itlog dahil lalagay na natin. Dahil, ito mga kabuhat nakita nyo. Oh. Pakaunti na lang yung sauce mga kabuhat. Malapit na matuyo. Kaya, ilalagay na natin yung itlog. Para maghalo na yung
yung lasa ng tuyo doon sa itlog. O kaya sinasabi na lang maghalo ang balat sa tinalupan. Ayan. Makita na tayo ano. Kukunin na natin yung itlog. Ayan na. Meron na, tapos na pala mga kabuhat yung isa. Ipahabol ko na lang yun. Ayan, nakita nyo yung itlog. Naglalakad yung itlog mga kabuhat na may kasamang kamay. Ayun. Ang itlog na may kasamang kamay naglalakad. Ayun. Papunta na rito sa may kwan. Ayan, nakita nyo yung mga kabuhat. Ayun, ilalagay ko na mga kabuhat. Ayan. Yan ang ulam natin. Ayan mga kabuhat. Nagtatanong yun kasi isang bata eh. Ayun o. Oh. Ayun, hindi ganong masiba. Ayan. Ayun. Ayun mga kabuhat. Ayan. Ate, magbabala na ulit kami ah. Yun. Ayun mga kabuhat, nilagay ko na, nakita nyo oh. Umahalo na yung lasa ng tuyo doon sa itlog. Siguro nakita nyo naman siguro ayan, oh. Dito sa medyo maliwanag. Kasi nakakanlong ako kanina. Pero yan ayos naman din yan, yan makikita nyo mga kabuhat. Ayun. Kaya pakukuluin natin yan. Yan yan may lasa na. Ayun. Tingnan natin mga kabuhat kung ito ay maalat o masyadong maasim. Pag maasim, nalagyan natin ng kunting asukal. Ayun oh. Ito mga kabuhat oh. Ayan yung sandok. Ayan yung laman. Nakita nyo ba? Ayan yung laman. Ayan yung sandok. Titikman ko. Ayan. Maalat mga kabuhat. Yun, masarap. Kasi pag maalat, iblabad mo sa kanin. Masarap na yan. Ayan mga kabuhat. Ay. Ayun pala si Chaglo. Ayun. Subscriber ba kita? Sino? Si Boy Buhat. Ayan. Ayan mga kabuhat. Ako nga si Boy Buhat eh. Hindi mo alam eh. Ayan mga kabuhat, malapit maluto ang ating nilulutong adobong manok na may itlog. Ayan oh. Yun. Ayan oo. Oh, masarap yun mga kabuhat. Ayan na mga kabuhat. Luto na siya. Luto na siya mga kabuhat. At hindi pa. Hindi pa kakain. Ayan oh. Pero yun. Yan mga kabuhat, nakita nyo na paanong magluto ng adobong na manok na may halong itlog at saka mayroong mga marites. Maraming salamat mga kabuhat sa sunod. At huwag nyong kalimutan mag-likes, mag-share, mag-comments at mag sa most of all yung mag-subscribe para maay yung parang mga kabuhat. Salamat pala sa mga bagong subscribers. Nadagdagan na naman ang dalawa. Nagiging 98 yung ating subscribers. Dalawa na lang mga kabuhat yung kulang para magiging 100. Mahirap kumuha mga kabuhat ng subscribers ha. Mahirap kumuha ng subscribers. Tandaan nyo yan. Yeah, mga kabuhat, huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para naman updated kayo sa aming mga bagong video. Maraming salamat mga kabuhat sa sunod ulit na pagbablog.